Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang kontrobersyal at napakamahalang halaga na puno ng lapnisan o agarwood ay isang pangkaraniwang puno lang naman kung hindi ito tinatamaan ng isang infeksyon? Ito ay isang uri ng mold, isang tila likido na tumitigas kapag natutuyo. At ito ang dahilan kung bakit nagiging malaki ang halaga ng isang agarwood. Dahil lang mold na ito at ang defensive reaction ng mismong puno ang lumilikha ng isang maitim na substance na kung tawagin ay alos. At nagtataglay ito ng kakaibang amoy o aroma. Kaya naman dito ay makikilala na ang isang puno ay infected ng mold kung ito ay may kaitiman kumpara sa iba. Kabilang ang ating bansa sa kung saan nabubuhay ang ilang uri ng mga agarwood tulad ng Aquilaria felaria na matatagpuan din naman sa bansang Indonesia at Papua New Guinea. At bukod naman sa species na ito ay napakarami pang uri ng mga agarwood na sinasabing umaabot ng 26. At ito naman ay matatagpuan sa mahigit 15 bansa sa buong mundo, partikular sa Asia o sa Southeast Asia. Pero bakit ganun na lamang kamahal ang presyo ng punong ito? Na sinasabing mas mahal pang araw sa ginto. Ito ay dahil lang agarwood ay ginagamit sa paggawa ng mga mamahaling pabango at mga insenso na milyong-milyong dolyar ang halaga. Ang agarwood ay bahagi rin ng kultura ng iba't ibang mga sibilisasyon. Kung kasaysayan naman ng pag-uusapan, ang agarwood ay bahagi rin ng kultura ng iba't ibang sibilisasyon. Ginamit sa iba't ibang pananampalataya bilang bahagi ng mga ritual at pagsamba sa mga kinikilala nilang Diyos. Ang punong ito ay tinatawag ding Wood of the Gods dahil lang sa miyuraw nito ay umaatrak sa mga Diyos. Kaya naman ganoon na lamang ito ka-in-demand at dito nga sa ating bansa. Bagaman ipinagbabawal ng bentahan nito, ito ay sa ilalim ng Wildlife Act. At isa pa, ay nasa listahan na rin kasi ito ng mga endangered species. Pero sa kabila nun ay patuloy ang underground market at illegal na bentahan ng puno. Kadalasan ng agarwood o lapnisan ay matatagpuan sa Mindanao at sa Visayas sa Pilipinas. Ito ay sa gitna ng kagubatan. Samantala ang bentahan naman ito ay umaabot sa 750,000 kada kilo at 10 hanggang 12 milyon sa isang buong puno. Pero ang babala ng Department of Environment and Natural Resources ay may kaukulang mabigat na parusa ang mahuhuling magbebenta nito ng ilegal. Alam mo ba na bukod sa pamosong award na natanggap ni Lea Salonga na Tony Award, ay nakatanggap rin siya ng isa pang malaking award. Ito ay ang Laurence Olivier Award para sa best performance sa isang aktres sa isang musical. Ang parangal na ito ay natanggap niya noong 1919. Samantalang ang Tony Awards naman ay 1991. At noong 1993 sa Academy Awards naman sa Los Angeles ay kinanta naman niya at ni Brad King ang kantang A Whole New World. At ang awiting ito ay nakatanggap din ng parangal mula naman sa Oscar bilang Best Original Song. Maria Lea Carmen Imutan Salonga ang tunay niyang pangalan. Lumaki sa Angeles City kasama ang kanyang kapatid na si Gerard. Ito ay sa kanyang mga magulang na si Napelesiano Salonga na isang Naval Rear Admiral at Maria Ligaya Alcantara na anak naman ng isang provincial mayor. Sa edad lamang na 7 taon nitong si Lea Salonga ay nakapagtanghal na siya at naging bahagi ng isang stage play o musical na The King and I. Ito ay noong 1978. Noong bandang 1980s naman ay nag-artista siya at gumanap sa ilang mga TV shows at pelikula. Pero kasabay noon ang patuloy na paglikha niya ng mga awitin. Freshman naman siya sa Ateneo na mag-audition siya sa Miss Saigon kung saan ay natanggap nga siya at sa kanya naibigay ang role bilang Kim. At ang pagganap niya nga rito ay ang nagbigay sa kanya ng parangal na nagbigay din ng karangalan sa ating bansa. Alam mo ba ng mga istasyon ng LRT Line 2 ay hango sa iba't ibang pangalan ng mga tao, grupo at mga bagay dito sa ating bansa? Simulan natin sa Santolan Terminal Station. Ang pangalan ito ay mula sa isang barangay sa Pasig
na mula naman sa isang uri ng prutas na santol. Ang Katipunan Station naman ay hango naman sa Katipunan Avenue sa Quezon City at nanggaling naman sa kagalang-galang Katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Ang Anonas Station. Ito naman ay sinasabing nagmula sa pangalan ng isang pamilya, ang Anonas Family, na naging bahagi rin ng ating kasaysayan lalo na nung ikalawang digmaang pandaigdig. Pero may mga nagsasabi rin na nanggaling din daw ito sa prutas na Anonas. Ang Araneta Center Cubao Station. Galing naman ito sa dalawang pangalan. Ang Araneta Center na dinevelop ni J. Amado Araneta. At ang Cubao naman na ayon sa mga kwento-kwento ay mula naman daw sa isang Cuba na tumira sa lugar. Ang Betigo Belmonte Station. Ito naman ay mula sa pangalan ni Betigo Belmonte, na asawa ni dating Mayor Sunny Belmonte. Ang Gilmore Station. Mula naman sa pangalan ni Eugene Allan Gilmore na naging Governor General sa ating bansa sa panahon ng mga Amerikano mula 1927 hanggang 1929. Ang J. Ruiz Station. Mula naman ito sa pangalan ng isa sa mga katipunerong nagbuwis ng buhay sa Battle of Pinaglabanan o Battle of San Juan del Monte. Siya ay si Juan Ruiz. Isunod naman natin ang V. Mapa Station. Mula naman ito sa pangalan ni Victorino Mapa. Siya naman ay dating Secretary of Finance and Justice mula 1913 hanggang 1920 dito sa ating bansa at naging ikalawang Chief Justice ng Supreme Court mula 1920 hanggang 1921. Ang Pureza Station ay kinuha sa street ng Pureza na galing naman sa salitang Kastila na Purity. Ang salitang ito ay ginamit na sa street mula 1911. Ang Ligarda Station na matatagpuan naman sa Ligarda Street at mula naman sa pangalan ni Benito Ligarda. Siya naman ay nagmamay-ari ng ilang malalaking asyenda sa ating bansa sa panahon ng mga Kastila. Ito ay ang Mayorazgo Tuason Asyenda at ang Asyenda de Marikina. Ang Recto Station. Ito naman ay mula sa pangalan ni Claro M. Recto. Siya naman ay isa sa pinakakilalang senador at statesman sa ating bansa. At lolo naman ng asawa ni Ate V na si Ralph Recto. Sa ngayon ay nasa proseso pa rin ang pagpapalawig at pagdadagdag ng mga istasyon. Kung saan kailan lang ay nadagdagan ng LRT2 ng dalawang istasyon, ang Marikina Station at ang Antipolo Station. Alam mo ba na ang pamosong Kagsawa Church ay hindi lang isang beses nasira, kung hindi dalawang beses? Dahil bago pa ito matabunan nang pumutok ang bulkang Mayon noong 1814, ay nauna na itong sinunog at winasak ng mga piratang Dutch. July 25, 1635, sa kalagitnaan ng pista, ay biglang sumulpot ang mga piratang Dutch mula sa baybayin at agad namang umatake sa mga naninirahan sa Kagsawa. Marami ang pinaslang ng mga ito at sinirang tahanan, kabilang na nga ang Kagsawa Church. Sa panahon kasi ngayon ay nasa ilalim ng Espanya ang ilang bahagi ng Netherlands at dahil sa nasisikil ang kalayaan ng ilang mga Dutch, bilang ganti ay inaatake ng mga piratang Dutch ang ilang kolonya ng mga Espanya at isa na nga dito ang Pilipinas. At ang pangyayari nga na iyon na pag-atake ng mga Dutch ay isa sa mga naging madilim na bahagi ng kasaysayan ng mga Bicolano. Ito ay bukod pa sa matinding pagputok ng bulkang Mayon noong 1814. Para sa marami bang alam mo ba? See you sa next episode. Bye-bye!